Maganda at mapagpalayang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig. Sa panayam natin ngayong araw sa isang matibay na haligi ng kampanya para sa kapayapaan at hustisya mula sa National Democratic Front of the Philippines at Chair Emeritus ng International League of People's Struggle, makakasama natin muli si Professor Jose Maria Sison ngayon dito sa Itanong Mo kay Prof. Maalab na makabayang pagbate sa lahat ng ating kababayan, napapanahon at napakahalaga na pag-usapan natin ang madugong kampanya ng panunupil ng rehimeng Duterte sa Isla ng Negros. Nang sa gayon, maging malinaw kung ano ang dapat gawin ng sambayanang Pilipino. Mabilis kumalat ang balita tungkol sa pagkalembang ng mga kampana sa Negros. Sinimula na rin dito sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman ang pagkalembang ng Karelyon. At ang mga kalembang ng kampana ay panawagang depensahan ang Negros, itigil ang mga atake. Ano nga ba ang nangyayari sa Negros? Bakit talamak ang patayan? At bakit nagbabanta pa si Pangulong Duterte na mas matinding karahasan? Sino-sino ang mga apektado at biktima sa Negros? Ano ang marapat nating gawin? Ang lahat ng ito at marami pa dito sa Itanong Mo kay Prof. Punta ang Kudaw Productions sa Isla ng Negros noong August 7 at 8 para sumama sa Ecumenical Prayer Caravan. Ramdam na ramdam sa mga bayan ng Kanlaon, Gihulngan, Ayungon at Manuyod ang katahimikan at takot. Hindi dumating ang mga residente kahit inimbitahan ng parokya. Ano po ang inyong masasabi, Prof. Sison, sa ganitong kalagayan sa Isla ng Negros kung saan 87 na ang biktima ng extrajudicial killings mula nang maupo si Pangulong Duterte? Sadya at sistematiko ang madugong kampanya ng panunupil na inilunsad ng rehimeng Duterte sa Isla ng Negros. Binigyan ni Duterte ng laya ang mga pulis at militar na mag-deploy ng mga unit para manakot sa mga mamamayan at palitawin ng likha nilang lagim at ligalig ay galing sa CPP at NPA. Pinagbibintangan din nila ng mga makabayan at progresibong mga organisasyon at aktivista at mismong mga mamamayan ay kasangkapan ng CPP at NPA. Pati mga relihiyoso, mga abogado at mga tagapagtanggol ng mga karapatang tao, demokrasya at kapayapaan ay pinagbibintangan ding mga komunista di lamang para takutin kundi pagbantaan at tuluyang paslangin. Layon ni Duterte ang pagpataw ng de facto martial law sa Isla ng Negros para isulong ang kanyang ambisyon na magtayo ng pasistang diktadura sa pambansang Saklaw. Supili ng lahat ng kritiko at salungat sa kanyang rehimen at magkaroon siya at ang kanyang nagaharing pangkatin ng lahat ng pagkakataon at labis-labis na kapangyarihan na mandambong sa kabangyaman ng bansa at iba yung manghut-hut pa sa masang anakpawis ng mga manggagawa at magsasaka. Ano po ba ang Memorandum Order No. 32 na ayon sa mga Negrense ay ang punot dulo ng mga pananakot at pamamaslang? At ano naman po ang Oplan Sauron na dineklara ni PNP Chief General Oscar Albayalde para magdagdag pa ng 300 Special Action Force? Mapanlinlang at mabangis ang Memorandum Order 32. Utos ni Duterte ito na magkonsentra ang armadong lakas ng Estado sa mga rehiyon ng Samar, dalawang probinsya ng Negros at Bicol para gawin nila ang lahat ng paraan para raw supuin ang lawless violence. Sa madaling salita, nagbigay si Duterte ng blank check sa pulis at militar para manggulo at magkaroon ng dahilang pumatay ng maramihan. Ipinasok din sa balangkas ng Peking
Whole Nation Approach na Executive Order No. 70 ang Oplan Sauron. Ilinagay ang lahat ng sangay at ahensya ng gobyerno sa ilalim ng militar at ginagamit ang lahat nito para palaganapin ang pananakot sa pamamagitan ng red tagging, pagbabanta at pamamaslang. Inaasahan ng rehimen na sa pamamagitan ng extrajudicial killing, makakamit ang ganap na kontrol sa mga rehiyon na saklaw ng Memorandum Order No. 32. Ang Oplan Sauron ay sadyang nakapokus o nakatuon sa isla ng Negros. Magkasabwat ang militar at pulis sa mga pagsalakay at paggamit ng mga death squad at puwersang paramilitar. Karamihan ng biktima ay mga magsasaka. Kasama na rin ang pagpatay kay Attorney Ben Ramos at mga aktivista. Ang mga death squad ay kadalasang nakamotorsiklo at maliwanag na organisado ng mga militar at pulis. Sa paghingi ni Albayalde ng adisyonal na 300 Special Action Force na puwersa, tiyak na dadami pa ang biktima ng extrajudicial killing sa Negros. Si Duterte mismo ang garapal na nang-uudyok sa mga militar at pulis na pumatay ng maramihan at nag-aalok pa ng malaking premyo. Ayon po sa mga pulis at sundalo, ang mga NPA daw po ang pumapatay sa mamamayan ng Negros. Ano po ang iyong tugon dito, Prof. Season? Hindi totoo na ang NPA ang pumapatay sa mga mamamayan ng Negros, mga militar at pulis, at mga death squad nila ang pumapatay. Klaro kung NPA ang gumagawa ng mga tactical offensive. Target nila ang AFP at PNP sa mga lehitimong opensiba sa ilalim ng Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law, Geneva Convention o Batas ng Digmaan. Ipinagtatanggol at ipinaghihigante ng NPA ang mga mamamayang inaapi at pinapatay ng mga militar, pulis at mga paramilitar nila. Dineklara din ni Governor Roel de Gamo ng Negros Oriental na persona non grata ang CPP-NPA sa isla. Wala daw pong naidudulot na kabutihan ang pananatili ng revolusyonaryong hukbo at lalo daw pong nahihirapan ang kanilang rehiyon. Binalaan din niya ang mga sumusuporta at kumakandili sa revolusyonaryong organisasyon na kanyang palalayasin sa isla. Ano po, Prof. Season, ang inyong masasabi sa mga pahayag ni Governor de Gamo? Sayward lamang mga deklarasyon ng persona ng karata laban sa CPP at NPA sa Negros. Walang bisayan sa tunggalian. Ang mga tunay na persona ng karata at ikinamumuhi ng mga mamamayan ay mga korupt na opisyal at asendero na katulad ni Governor de Gamo. Mga asendero na kasabwat niya, mga militar at pulis. Mulat sa poll, kilala silang salot sa bayan at deklarado silang persona non grata ng mga mamamayan at ng kanilang mga revolusyonaryong puwersa. Maliwanag na pinagtatanggol ng CPP, NPA at iba pang puwersang revolusyonaryo ang mga pinagsasamantalahan at inaapi ng reaksyonaryong gobyerno, lalo na sa ilalim ng tiraniya ni Duterte. Pinagbabantaan ni de Gamo at mga katulad niya ang mga puwersang revolusyonaryo at masang anak pawis. Bale, hamon na rin ito sa armadong kilusang revolusyonaryo na gawin nila ang lahat ng makakaya para kamtin ang hustisya para sa mga biktima ng terorismo ng Estado at parusahan ang mga kriminal na nasa kapangyarihan tulad ni de Gamo. Kung sadyang parusahan ng NPA mga opisyal na katulad ni de Gamo na mandarambong at violator ng human rights sa pamamagitan ng Armed City Partisans o Commando Team, mapapako sa guard duty ang maraming tropa at pulis ng kaaway sa mga kalungsuran at kabayanan
at mababawasan ang bilang ng mga armadong reaksyonaryo sa pagsalakay sa kanayunan. Dating alam na ng NPA ang ganitong taktika dahil nag-aral naman sila ng estratehiya at taktika ng matagalang digmang bayan. Noong July 18 ay inambush di umano ng mga NPA ang apat na pulis sa Mabato, Ayungon, Negros Oriental. Ayon sa pahayag ng NPA, ang mga pulis daw po ay mga intelligence operatives at kasapi ng Regional Mobile Force Battalion 7 na nagmamanman sa isla para tukuyin kung sino-sino ang mga dapat pangpatayin. Tumaas na po sa 6 na milyong piso ang pabuya ni Pangulong Duterte sa sinumang makatutukoy sa mga pumaslang. Sa inyo po bang pagtingin, Prof. Season, marapat lang ang ginawa ng mga NPA at ito po ba ay umaayon sa batas ng Revolusyonaryong Kilusan? Mga opisyal mismo ng pulis at militar ang nagpahayag ng naturang apat na pulis ay armado at intelligence operatives at napatay sila sa ambush na ginawa ng NPA. Nagpayag din ang NPA na naglunsad ng ambush na lehitimong isinagawa sa ilalim ng TARIL o Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law, Geneva Convention at Batas ng Digmaan. Sa kalaunan, si Duterte ang nagsinungaling at nagsabing nahuli ang apat na pulis na buhay, tinorture at pinaslang ng NPA. Mahilig magsinungaling si Duterte at magkunwaring nag-aalok ng palaki at palaking kantidad para sa pagpatay sa mga pinaghihinalaang NPA. Laging nang uudyok itong gangster na Duterte sa kanyang mga armadong alipuris na mandukot sila ng mga inosente, magtorture at pumatay ng marami para kumita. Ganyan, sinusuhulan ni Duterte ang kanyang mga armadong utusan. Kung gayon, dumarami ang pagpaslang ng mga mamamayan sa Negros. Posible daw po bang ipataw ang martial law sa isla ng Negros? Ano po ang inyong masasabi rito? Malamang na formal na ipataw ni Duterte ang martial law sa isla ng Negros, pati Samar at Bicol. De facto na ang martial law sa mga regyong ito. Lumilitaw na balak ni Duterte na gawing nationwide ang martial law na inumpisa niya sa Mindanao. Phase 1 ang martial law sa Mindanao at Phase 2 ang martial law sa saklaw ng Executive Order 32. Malamang na Phase 3 ang pagpataw ng martial law sa Luzon at kung gayon sa buong Pilipinas. Preparasyon para sa nationwide martial law ang sedition charge laban sa maraming kinatawan ng oposisyon at sari-saring kritiko. Kasama sina Vice Presidente Leni Robredo, mga obispo at iba pa sa mga akusado. Patuloy po ang pagbabantay ng mamamayang Pilipino sa sitwasyon ngayon sa isla ng Negros. Ano ang inyong pahayag sa ating mga kababayan, Prof. Season? Dapat maging mapagmatsyag ang sambayanang Pilipino at maging matatag at militante sila sa pagsalungat at paglaban sa pagtindi ng tiraniya ni Duterte at paglawak ng red tagging, pananakot at pamamaslang. Dapat walang matakot, huwag magpasinda, makibaka, huwag matakot. Pipitsugin lamang si Duterte kung ihambing siya kay Marcos. Malayong mas madali siyang patalsikin mula sa trono niya. Sa sariling salita at gawa, mapanira si Duterte sa sarili niya. Kaaway na niyang malawak na masang Pilipino dahil lantad na siyang traidor, tirano, mamamaslang, korap at sinungaling. Kasabay pa nito, lumalala ang krisis ng nag-aaring sistema sa larangang sosyo-ekonomiko at sa politika. Suklam na sa kanya ang masang inaapi at pinagsasamantalahan. Hindi na magtatagal ay lilitaw ang mga higanteng kilos protesta ng masa
nasasabayan ng withdrawal of support ng mismong mga sundalo at mga empleyado ng reaksyonaryong gobyerno. Hati na ngayon ang mga opisyal ng reaksyonaryong militar sa isyu ng pagiging traidor at bentador ni Duterte sa soberanong karapatan ng Pilipinas sa China. Nais na makinabang si Duterte sa pagiging puppet ng dalawang imperialistang kapangyarihan, pero naiipit na siya dahil ayaw ng US ang pagpayag ni Duterte sa pangimasok ng China sa Pilipinas, pagtatayo at militarisasyon ng mga artipisyal na isla at pagbase sa iba pang isla at dalampasigan ng Pilipinas at pagkontrol sa telecommunication system ng Pilipinas. Magiging tipping point ng rehimeng Duterte ang anuman sa mga sumusunod. Una, kawalan ng trabaho at paglipad ng mga presyo ng mga batayang kalakal. Ikalawa, pag-abot ng extrajudicial killings ng mga kritiko at oposisyonista sa antas ng ilang libo. Ikatlo, pag-railroad ng charter chains para bigyan ng sarili ng absolute powers. At ikaapat, pag-impeach kay Leni Robredo bilang vicepresidente. Hindi alam ni Duterte ang lalim at lawak ng galit ng bayan sa kanya dahil sa mga bayarang broadcaster, troll, opinion poll survey at pandaraya sa nakaraang eleksyon. Maraming maraming salamat po, Prof. Season, para sa isang malaman, matalas at nakapagbibigay ng tatag na pagtalakay sa mga tanong na nais na maunawaan ang sambayanan hinggil sa Negros at ang kasalukuyang paniniil ng ating laya sa ilalim ng rehimeng Duterte. Maraming salamat sa lahat ng kababayang tagapakinig. Ako po ay namamaalam at umaasa na sa susunod na panayam, tayo ay magsama muli sa pagtalakay sa mga maiinit na isyu sa ating bayan. Hanggang sa susunod, mga kababayan. Pinapas lang at tinatakot ang ating mga kababayan sa Negros. Ngayon, higit kailanman ay kailangan nating iparamdam sa kanila ang ating pakikidalamhati, pakikipagkaisa at higit sa lahat ang pagtatanggol. Hindi ninyo na itatanong, pinalaki ako ng isang Negrense mula sa Silay, Negros. Siya si Lola Miding. Anak siya ng mga sakada o magsasakang inagawan at pinagkaitan ng lupa na sina Joaquin at Lucia. Katulad ko, isa ring guro si Lola Miding bago siya magretiro at maging tagapag-alaga ng una niyang apo. Nilisa niya ang Negros patungong Manila noong gera ng Hapon dahil ayon sa kanya ay sinasaklop ang mga baryo at ginagahasa ang mga kababaihan. Walang gabing hindi ako hinele ni Lola Miding sa awiting Dandansoy. Kinanta rin ito ng mga premyadong artistang sina Nora Honor, Pilita Corrales at Lolita Carbon. Isa itong awiting bayan na tungkol sa pag-ibig o awit para sa sintang namamaalam. Ang ikatlong saknong ay may ganitong katitikan. Konvento sa diin ang ora, munisipyo sa diin hostisya, yari si Dansoy Makia, makihasa pa. Ito ang salin. Simbahan, nasaan ang pari? Munisipyo, nasaan ang hustisya? Heto si Dansoy, nasasakdal, kinakasuhan, ginigipit dahil sa pag-ibig. Dahil isang awiting bayan, walang kilalang orihinal na kompositor ang Dandansoy, bagamat alam na alam ito ng mga idonggong. Maging sa ating awiting bayan na hinggil sa pag-iibigan, nakaugat ang mga tema ng paghingi ng saklolo sa simbahan, paghahanap ng hustisya, at pag-ibig. Katulad ng sinabi ni Prof. Season, iba yung pagpapakatatag.
Kasama natin ang simbahan, ang mga institusyon, organisasyon sa panawagang ipagtanggol ang Negros, itigil ang mga atake. Maging aktibo rin sa kampanya sa Negros sa pamamagitan ng pagsapi sa alyansang Defend Negros, Stop the Attacks. Nasa Facebook ang page at nasa iba't ibang larangan ang mga convener ng alyansang ito. Lapitan o makipag-ugnayan po sa amin. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Ito po si Sara Raymundo ng bagong alyansang makabayan at UP Diliman. Sa pagigugma.